Good morning again and welcome to our channel. So today, pag-usapan naman natin yung second month naman ni baby. So first, nung napansin namin yung sleeping pattern na baby, nagbago yung pagtulog niya. Before, nagigising siya ng 1 a.m. Then, gising ulit siya ng mga 7 or 8. Pero itong second month niya, naging 5 a.m. the morning yung gising niya. So medyo napupuyat talaga si Mrs. kasi nga medyo nagbago yung pattern din niya. So kailangan talaga natin mga parent na mag-adjust din yung ano. So pag natulog siya ng gabi, sabayan na rin kasi at least hindi masyadong puyat para nakakapag-rest din tayo. Then yung movement niya, mas stable na rin yung ano niya, yung leeg, unlike yung first month niya na talagang siyempre more on higa and buhat na si baby, then breastfeed, tapos tulog ulit. Yun lang yung routine niya nung ano eh, nung first month niya. So ngayong second month niya, mas marami na siyang movement. Diba? Mas gusto niya na hinahag siya, kinakarga siya, o ilalagay mo siya sa dibdib mo. Gusto niya yung naririnig niya yung pintig ng puso mo, mas komportable siya doon. Sa pagtulog, o kasi parang ano, di ba, yung mas mainit yung katawan natin, so mas gusto ng bata. Kasi parang feeling niya nasa, ano pa rin siya, nasa tiyan pa din. Oo. Then, mas marami na rin siyang movement, di ba, yung pag-kick ng, ano, ng arms and legs. So, mas active na siya ng second month. So, unlike ng first month na medyo less yung movement niya. Then, yung eyes niya, may kita mo, paikot-ikot na rin. So, ibig sabihin talagang tinitingnan niya yung paligid niya. Gusto niyang i-check kung ano yung mga, yung mas matitingkad na kulay. Then, yung mga primary colors na sinasabi, yung tinitingnan lagi na hanap ni baby. O tinitingnan niya. Then, ano pa ma? Facial recognition, tsaka yung voice, mga kasama niya sa bahay, especially ng magulang, mas makikita mo na alam niya yung boses mo as a mother, tsaka yung tatay niya. Tama naman yon. Kasi kung minsan may kita mo yung baby na ano, pagka yung kinakausap mo, tinititigan ka niya. So parang kinikilala ka niya or tinatandaan niya yung mukha mo o kaya yung boses mo. Kung magpapalapit ka pa lang, medyo may maano mo na talagang nag-ano siya, kinikilala niya. Then, unang napansin din namin sa kanya yung biglang paghaba rin ng buhok. So, yung first month niya nagsiksi. Tapos pagdating na second month, ang haba, ang kapal kagad ng hair niya. Then, nag-start na rin siya ng ano, yung paglaway-laway. So, syempre hindi pa niya kukontrol yung saliva niya. So, nag-start na siya nung na, ano, maglaway-laway din. Since nung 1 month siya, dahil nga alauna siya nagigising, kinakausap ko lagi siya dahil nga syempre pag hindi mo kinausap, aantokin ka talaga. Ngayong second month, makikita mo na yung progress na kapag tinitingnan ka niya, kinakausap mo siya, may yung facial expression niya, ngumingiti na siya, tapos medyo may konting word na din, konting blabla na rin siya ng konti. Kaya mahalaga na kausapin mo siya ng kausapin. Tapos, yung sa damit, huwag din masyadong bibili ng marami kasi napakabilis talaga niyang lumaki. Kasi wala naman siya gina kundi matulog at dumede. So, mabilis talaga. Sayang yung, ano. Mapag-iiwanan lang. Tapos yung sa vaccine, syempre second month na, mag-alarm din tayo yung sa date ng vaccine niya para hindi tayo makakalimot. Monitor natin yung vaccine kasi importante yun sa health din ng bata. Ano pa yun? Ano pa po? Ano pa po yun, baby ko? Importante yun, di ba? Yung vaccine. Kasi by month, so depende yan sa age. So, paglabas pa lang ni baby, meron kagad package kami ng kinuha. Then,
pwede ka na ka, pwede na kayong importante na masabi niyo dun sa page niya, or pwede rin kayo magpunta dun sa community center, tapos sabihin niyo lang kung ano yung mga na nabigay na sa vaccine. Second month, ang vaccine na nabigay sa kanya, pentavalent, OPV, tsaka yung sa pneumonia na vaccine. Yun, nakatrack naman yun, bibigay sila ng record. Tapos yung next visit, may nakalagay naman na date. So, kailangan i-alarm na lang natin para hindi tayo makakalimot sa vaccine ni baby. Yes. Okay. So, iba pa mama? Iba pa? Nana? So, again, thank you so much. And hopefully may natutunan po tayo, may nakuha. And again, see you again sa next chapter. Thank you.